Simulan natin sa isang panalangin ang ating pagninilay ngayong gabi. I would like to invite you to stand and together let us ask the Holy Spirit to be with us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang aming recollection, Advent recollection ngayong gabi. Padala mo sa amin at isugo mo ang iyong Espiritu Santo upang bigyan kami ng liwanag at gabay sa aming paghahanda sa iyong kapanganakan. Kami po ay puspusin ninyo ng kagalakan. Bigyan nyo kami ng kababaang loob na makita ang aming mga kamalian at pangangailangan sa pagbabago, ang pangangailangan namin ng pagbubukas ng puso para sa pagpapatawad, ang aming pangangailangan na tanggapin ka sa aming buhay upang ikaw ay maisilang sa aming puso. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang mga pamilya namin, lalo na ang mga may karamdaman. Bigyan po sila ng kagalingan, ng paghilom, ng kalakasan. Tinataas namin sa iyo ang mga mahal namin sa buhay na pumanaw, ang mga yumao. Nawa sila'y pagkalooban niyo ng buhay na walang hanggan. Basbasan din niyo po ninyo, Panginoon, sa gabing ito, ang aming mga puso, ang aming mga pamilya. Hilumin mo kami, Panginoon, lalo na sa panalangin ni Santa Lucia, kami naway magkaroon din ng liwanag at gabay sa aming buhay. Inihiling namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Maupo tayo saglit. Ang aking pong pagninilay ay maiksi lang, pero mahaba ang aking kwento. Siguro po 30 minutes lang tayo at tayo po ay magnilay ng sama-sama sa ating tema. Ako na po ang pumili ng tema para pagnilayan po natin ngayong gabi. Pwede nating basahin sama-samang pagbasa ng tema natin ngayong gabi. Walking while waiting. Families journeying towards love and healing. Panahon ng Adviento, panahon ng paghihintay. Pero dahil panahon din po ng synodality, narinig nyo naman po ang salitang synodality, ang sama-samang paglalakbay, pinagsama ko po yung dalawang temang ito. Yung paghihintay sa Adviento at ang paghihintay ng sama-sama. Pero hindi lang basta nakaupo, nakaluhod, nakahiga, kung hindi paghihintay ng naglalakad. Babalikan natin ang mga kwento ng unang Pasko. Tingnan natin kung paano ito nangyari. Itong walking while waiting. Habang may hinihintay, ay naglalakad. Waiting is not a passive activity. In fact, waiting is a very active endeavor. Waiting is very, it involves the whole person. It engages everything about us, not just, you know, passive, bored, but waiting entails a lot of ourselves. So we would like to journey together as a family towards love and healing. Magbibigay po ako ng mga halimbawa sa Biblia para makita natin kung ano, paano po ito ang nangyayari. By the way, tama po yung introduction ni brother. Salamat po. Ako po si Father Jason Laguerta. Pero ngayon po ay hindi na po ako parish priest ng Sacred Heart of Jesus sa Santa Mesa. Ako po ay lumipat na po sa Santa Maria Goretti Parish sa may UN Avenue, sa may Payos. Ako po ang humalili kay Father Dave Concepcion. At yun, meron po kaming 7 a.m. online mass every day. At yun po ang aming isang paraan ng paglilingkod sa aming mga parishioners na. Ayan. So, si Father Hector po ay aking pong kasama sa seminaryo at ang aking pong idol sa basketball. At, yan. Magkaibigan po. Thank you, Father Hector, sa iyong pag-anyaya sa akin para samahan kayo ngayong panahon ng Adviento. Walking while waiting. Families journeying together towards love and healing. Walking while waiting. Nakikita natin ito kay Zacarias.
makikita natin ang kanyang karanasan. Ang sabi ng anghel sa kanya, dahil hindi siya naniwala, hindi ka makakapagsalita. Hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Ano yung mga yon? Yung pagsilang ni Elizabeth sa kanilang anak. Hindi siya naniwala, nagduda siya sa sinasabi ng anghel, sapagkat matanda na siya, paano siya magkakaanak? Bilang parusa, bilang penitensya, ano ang sabi ng anghel sa kanya? Ulitin nga natin, yung pula, hindi ka makakapagsalita. Mahirap yan, no? Kapag hindi ka makapagsalita. Sa pamilya lang, di ba? Kapag hindi ka makapagsalita, nagingit-ngit ang iyong galit, nagpupuyos ang iyong damdamin, pero hindi ka makapagsalita. Bakit hindi ka makapagsalita? Kasi siguro natatakot ka. Siguro nahihiya ka. O kaya hindi ka makapagsalita kasi talagang wala kang tinig. Marami sa ating mga pamilya, may mga miyembro tayo na hindi naririnig. Diba noong tayo nagkaroon ng synodal consultation, tayo ay nagkaroon ng audium. Narinig niyo ba yung salitang audium? Ito po yung motto ng ating Cardinal Joe Advincula. Ang audium, ang ibig sabihin ay, I will listen. Ako ay makikinig. Tama yon. Pero yung pakikinig ay nangangailangan din ng kahandaan na magsalita. Hindi lang basta pakikinig, kung hindi, ikaw din ay makapagpahayag ng iyong damdamin. Sa mga mag-asawa, kaya nyo bang magsalita sa isa't isa? Kaya nyo bang magbahaginan ng problema? O nagtataguan na ng damdamin? Hindi na nag-uusap. Kapag hindi na nag-uusap ang mag-asawa, dalawang bagay lang yan. Either napakalalim na ng ugnayan, kasi kindat-kindat na lang, nagkakaintindihan na, so hindi na kailangan ng usapan. Either malalim, na sabi nga sa basketball ay nagkakaamuyan na, isang tango lang, nagkakaintindihan na, o wala talagang komunikasyon. Ayaw ng mag-usap, ayaw ng makinig, ayaw ng magsalita, wala na akong pakialam sa iyo, huwag mo kong kausapin, I don't care about you, and I have nothing to do with you anymore, ayoko na sa iyo, hiwalay na tayo, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mahirap ho yung hindi ka na nakakapagsalita. Sa loob ng pamilya, ito yung isang bagay na kailangan po nating hilumin. Yung wala ka nang naririnig sa kanila. Sabi po nila, okay pa na nag-aaway. Alam niyo kung bakit okay pa na nag-aaway? At least meron pa kayong connection. Nag-aaway pa kayo eh, di ba? Ibig sabihin nun, may pakialam ka pa ka sa kanya, may pakialam pa siya sa'yo, nagsasagutan pa kayo eh. Mag-ingat tayo pag wala nang nagsasalita. Kasi pag hindi na nagsasalita, isa lang ang ibig sabihin noon, ayoko na sa'yo. Wala na ako sa'yo. Wala ka na rin sa akin. Masakit yon. Yan ang isang sugat ng pamilya na kailangan nating tingnang mabuti. Kaya para kay Zacarias, yung hindi siya makapagsalita, mahirap yon. Kasi hindi niya maipahayag ang kanyang saloobin. Kung malungkot siya, paano niya maipagpapahayag? Kung natutuwa siya, paano niya maipapahayag? Kung meron siyang dinaramdam, paano niya maipapahayag? Hindi siya makapagsalita. Sa modernong pamilya, katulad ng mga pamilya natin, may mga ganong pagkakataon din. May sinasaloob ka, may saloobin ka, pero hindi ka makapagsalita. Kasi sino lang ang pinapakinggan? Isa lang. Kung sino yung hari o reyna sa pamilya. Siya lang ang may tinig, ako wala. Siya lang ang may boses, ako walang laban dyan. Tanong, in the power dynamics of your family, who has the voice and who is not recognized? Kadalasan sa pamilya natin, mga bata ang nagdaranas niyan.
they can't talk. Meron po akong isang pamilya na kinounseling na dinala po sa akin ng nanay niya. Yung nanay ang lumapit sa akin. Si mommy, sabi sa akin, Father, tulungan mo nga itong anak ko. Napaka walang pangarap sa buhay. Napaka irresponsible. Ang dami niya mga, ang dami niyang reklamo sa anak niya. Inis na inis siya. Eh ako naman, habang nagkukwento siya, tango naman ako ng tango. Kasi sabi ko sa sarili ko, o nga naman. Ba't naman ganun? Hindi nakikinig sa nanay niya, hindi ganito, ganito, ganyan. So, kampi ako sa kanya kasi parang nararamdaman ko niyo yung kanyang frustration. Meron kang anak, hindi nagtatrabaho. Meron kang anak, hindi wala man lang balak sa buhay. Meron kang anak, parang walang pangarap sa buhay. Kampi ako sa kanya nung pinakikinggan ko siya. Pero sabi niya, oh, Father, kausapin mo nga anak mo, ang anak ko, pagalitan mo nga yan. Ah, sabi ko na, Mami, labas muna kayo. Kausapin ko yung inyong anak. Akala ko ho, ang binabanggit niyang anak ay teenager. Ang pumasok ho dun sa kwarto ng counseling room ay isang halos kaedad ko. Hindi na ho ako teenager. No? Ako po ay nagdiwang ng aking 50th. 50 taon na po kami ni Father Hector this year. Yan. 50 years old na kami. Anyway, pagpasok ko nung mama, sabi ko, parang akala ko teenager yung kinukwento nung nanay na matigas ang ulo, walang pangarap sa buhay, ayaw maganap ng trabaho, etc., etc. So ako naman, nakikinig lang ako sa kanya. At parang bata, humahagulhol yung 45 years old na mama. Humahagulhol siya nang galing sa pinakamalalim na hagulhol ng isang tao. Sabi sa kanya, ba't ka umiiyak? Ang sabi niya sa akin, isang sentence lang, hindi ho ako makapagsalita. Sa pamilya nila, ni minsan hindi siya pinagsalita. Yung kurso na gusto niya ng ibang kurso, itong pinakuha ng nanay niya sa kanya. Kaya daw, palipat-lipat siya ng course, nung college, hindi siya nakatapos ng college. Kasi ayaw niya ng mga pinapakuha sa kanya ng nanay niya at yun ang paraan niya ng paghihiganti sa nanay niya. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makaangal, hindi siya makalaban. Kasi tingin niya, pag lumaban siya, hindi niya binibigyan ng paggalang ang nanay niya. 45 years old na siya at wala siyang backbone. At anong dahilan? Hindi siya binigyan ng pagkakataong makapagsalita. Many of our family members are in pain, suffering, and wounded because they are not given the chance to talk. They suffer in silence. At marami pa nga sa mga pamilya po natin, pang-aabuso halimbawa ng mga bata. Marami na rin ho akong narinig na ganitong mga kwento. Lalo na sa mga madre na tinutulungan ko na mga taking care of abused children. Ganon madalas ang kwento. Ang bata hindi makapagsalita kasi pag nagsumbong siya sa nanay niya, ang kinakampihan ng nanay niya ay ang siraulong tatay niya. Maraming mga bata hindi makapagsalita kahit inaabuso na sila ng lolo, ng uncle, ng kapatid, hindi sila makapagsalita. Bakit? Kasi ang takot nila'y kinakampihan pa yung gumagawa ng masama. Binabaliktad pa sila, kaya tahimik na lang sila. Saan sila nagkukwento? Doon sa trauma center. Pag pinakwento na ang bata, nakakarimarim na katotohanan na ang nagpapatahimik sa kanila yung mga itinuturing nilang mahal sa buhay. Ang hindi makapagsalita, problema ng maraming pamilya ngayon yan. Question, tanong sa inyong mga pamilya, sinong tinig ang pinakikinggan
kaninong tinig ang hindi naririnig. Yan ang isang bagay na dapat nating usisain, pagnilayan, dasalan at haraping mabuti. Bakit nga ba hindi ako makapagsalita? Bakit nga ba ako takot magsalita? At bakit sila lang ang naririnig? Bakit sila lang ang nasusunod at hindi ako nabibigyan ng pagkakataon? May sugat ang pamilya. Hindi makapaglakbay ng sama-sama, may naiiwan, naimpit na umiiyak sa gilid, sa kwarto, ayaw lumabas, ayaw makipag-usap, sapagkat nawala na siya ng tiwala. How can we journey together as a family? How can we move towards synodality of walking together if people cannot speak? Sa parokya, ganun din. Maraming beses sa mga parokyano natin, walang tinig, konti lang ang naririnig. Minsan si Father lang ang naririnig at yung mga tao, wala ka nang marinig sa kanila. Either wala silang pakialam o kaya'y natatakot silang magsalita. Father Hector, synodality. Makinig ka sa iyong mga parishioners. Pero huwag kang makinig sa mga marites. Iba naman yon. Pero yung mga nagbabahagi ng kanilang mga pangarap, yung mga sinserong nagkukwento ng kanilang mga pinagdadaanan sa paglalakbay sa buhay, pakinggan ang mga hindi naririnig, ang hindi makapagsalita. Sa pamilya, sa pamayanan, hindi lang ho mga pipi at bingi ang hindi makapagsalita. Kasi sa totoo lang, yung mga pipi at bingi, ang mga deaf and mute, maingay po sila. Marami silang kwento, marami silang masasabi. Yung mga hindi makapagsalita, ito yung mga taong walang kumpiyansa o ito yung mga tao nang walang lakas ng loob para magpahayag ng saloobin nila. Muli, mga kapatid, sa inyo bang pamilya, sinong naririnig, sinong hindi napapakinggan at bakit? Maraming nasasaktan kasi hindi makapagpahayag ng saloobin nila. Katulad ni Zacarias, maraming hindi makapagsalita. Pangalawa, si Elizabeth. Si Zacarias, ang problema niya, ang ginawa sa kanyang parusa, hindi siya makapagsalita. Si Elizabeth, ang sabi sa kanya, wala silang anak ni Zacarias dahil baog si Elizabeth. Sino ang baog? Hindi si Zacarias. Ang baog ay si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Wala silang anak. At kay Elizabeth, baog ang kanyang sinapupunan. In the first century Palestine, and I think even today, to be a mother and not to bear a child is a great loss and tragedy. Maraming mga gustong maging nanay, hindi binigyan ng pagkakataon na maging nanay. And they grieve. I have talked to so many women. I have talked to so many married couples wanting to have a child and they were not given. At sasabihin nila, Father, kailan? Kailan kami magkakaroon ng supling? Kailan ako bibigyan ng grasya at biyaya ng anak? Bakit wala pa? 9 years na kaming mag-asawa, 10 years na kaming mag-asawa, 15 years na kaming mag-asawa, wala pa rin. Nag-in vitro na ako, Father. Gumastos na kami ng 500,000, 1 million, 1.5 million. Nag-try kami na nag-try, pero hindi naman kami binigyan ng anak. Pumunta pa kami ng Singapore, pumunta pa kami ng Thailand, pumunta kami ng ibang bansa para lang magkaanak. Nothing to no avail. We have nothing. I can feel their frustration. And it's really painful not to have a child. And if you are a mother. Noon, sa panahon ni Elizabeth, kapag wala kang anak, ang tingin nila, makasalanan ka.
may ginawa kang malaking kasalanan, kaya ka hindi binigyan ng anak. You are a great sinner. And that is why in their culture, for the Jewish culture of first century Palestine, if you don't have a child, and if you are a mother, you are cursed. Pinag-uusapan kanila, pinagpipiestahan kanila, nililibak kanila, wala silang respeto sa'yo. Kasi wala kang anak. At kaya ka walang anak, kasi tinalikuran ka ng Diyos at ikaw ay may malaking kasalanan. To be a woman, a married woman, and not to have a child, it was something painful then and now. Sa ating pamilya ngayon, maraming ganito ang sitwasyon. Barren, baog. Hindi dahil sa physical na walang anak, kung hindi wala ng umuusbong na buhay. Patay na, hindi lang ang sinapupunan, kung hindi patay na rin ang kalooban, patay na rin ang pangarap, patay na lahat, wala ng pag-asa, wala ng gustong marating, wala ng gustong mangyari pa, gumib-up na. Meron po akong parishioner sa Santa Mesa po ito. Lagi siyang nasa may harap ng simbahan. Tambay, mula umaga hanggang gabi. Ang aming misa, alas 7 ng umaga, may misa rin kami ng alas 6 ng gabi. Mag-misa ako ng alas 7 ng umaga, nandun siya, nakaupo, tumatambay. Wala naman siya, hindi naman siya nagtitinda ng sampagita, wala naman siya tinitindang kung ano, nakaupo lang siya. Nakatunganga mula 7 a.m. at pag 6 p.m. mag-misa ako ulit sa gabi, andun pa rin siya. Nakatayo lang, palakad-lakad, uupo, tatayo, uupo, buong araw. Hindi lang po isang araw, 7 times a week, nandyan lang siya sa harap. Minsan, kinausap ko na, naglakas loob na ako. Sabi ko, Kuya, taga saan ho kayo? Sabi niya, dito, taga rito lang, Father. Matinong kausap, hindi may kulang sa pag-iisip. So, nagkwentuhan kami. At yun, naikwento niya, pinalayas siya sa kanyang pamilya. Hiniwalayan siya ng kanyang asawa. At inusisa ko pa, bakit ano nangyari? Nung pandemic, nawalan siya ng trabaho. At nung nawalan siya ng trabaho, nainis siya ng gusto, na-frustrate siya ng gusto, at hindi na siya naghanap. Sabi ko, pwede pa naman yan. Nawalan ka ng trabaho, pero pwede ka pa rin namang maghanap. Marami ka namang talento, marami ka namang alam, marami namang mahahanap na trabaho dyan. Hindi ho trabaho ang problema niya. Ang problema niya ay ano? Baog na siya. Baog in the sense that wala na. Patay na ang puso. Wala nang gustong gawin. Ayaw ng mangarap. Ayaw ng kumilos. Ang gusto na lang niya ay tumambay. Wala na siyang gustong mangyari. At sabi ko sa kanya, ilan bang anak mo? Father, tatlo ho. Eh naman pala, may anak ka naman pala. Ano naman ang, ba't nandito ka lang? Eh, wala na ho akong gana eh. Hindi ho ako mapanatag, kaya ang ginawa ko ho, kinausap ko yung kanyang asawa. Sabi ko, hinanap ko yung asawa niya at yung kanyang bahay. Kinausap ko yung asawa. Well, nandito yung asawa mo, simbahan. Nakatambay lang araw-araw. Puntahan mo kaya, mag-usap kaya kayo. Ayan. To make the long story short, ang sabi nung asawa sa akin, bahala siya, Father. Wala akong pakialam dyan. Wala nang ano sa buhay yan. Iniwanan kami. Sabi niya, pinalayas mo daw eh. Eh sabi, paano hindi ko palalayasin, Father? Eh araw-araw sinasabi mo siya, maghanap pa ng trabaho, ayaw niya magtrabaho. Ako lang nagpapakain sa mga bata. Ako lang naghahanap na. Ayan, so. Sabi ko, ang problema ng taong to, hindi trabaho eh. Ang problema niya ay nabaog na siya. Nawala na siya ng trauma, ng gana sa buhay. Ayaw na niyang kumilos. Ayaw na niyang tumayo. Ayaw nang magbanat ng buto. Ayaw nang magsikap. Ayaw nang mangarap. Umayaw na. Walking dead. Buhay pa, patay na. Marami sa ating pamilya, hindi lang baog sa sinapupunan, maraming may anak hindi baog sa sinapupunan, pero baog sa kanilang pangarap,
sa kanilang mga gusto sa buhay, umayaw na sa sarili, umayaw na sa pamilya. They have all given up on life. They are alive, they walk and breathe, but they are practically dead. Question, sa inyo pong pamilya, meron ba tayong ganyan? People who have all but given up, who have lost hope, who have lost their appetite for life, nothing more. At yun ang mas mahirap gamutin. Kay Zacarias, hindi makapagsalita. Problema ng marami yan. Kay Elizabeth, walang anak, baog at matanda na. Problema din ng maraming pamilya yan. Pangatlo, si Maria. Nung sinabi ng anghel sa kanya na ikaw magiging ina ng anak ng Diyos, ano po ang sabi ni San Lucas? Luke 1:29, naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel. Naguluhan. Maraming pamilya din naguguluhan. Gulong-gulo ang isip, gulong-gulo ang kalooban, gulong-gulo, hindi makapokus, hindi alam kung unahin, kung ano unahin, kung anong gagawin, gulong-gulo. Windang na windang, buryong na buryong, at kung ano-ano pa. Ang dami hong pamilya natin, ganun ang sitwasyon ngayon. Tama po. Gulong-gulo, naguguluhan. At dahil naguguluhan, laging galit. Ang gulo nyo! Makalayas na nga. No? Napakarami nating mga karanasan na yung pamilya natin gulong-gulo. Huwag kayong mag-alala. Si Maria din naguluhan. Kung paanong naguguluhan din tayo. Naguguluhan ka kasi away ng away ang biyanan mo tsaka asawa mo. Hindi sila man lang, sino bang kakampihan ko sa inyo? Maawa naman kayo sa akin. Araw-araw na lang kayo nag-aaway. Bakit ba? Ano ba pinag-aaway yung dalawa? Sino ba kakampihan mo? Ang biyanan mo, asawa mo. Hating-hati ka. Parang lagi ka na lang nasa gitna, nag-uumpugang bato. Lagi na lang referee ka. Anong, saan ka pupunta niyan? Naguguluhan ka kasi yung anak mo hindi pumapasok sa eskwela. Naguguluhan ka kasi yung bata ayaw nang mag-aral. Ano bang gusto mo? Ang dami hubang problema sa pamilya? Totoo po yun. Naguguluhan ka kasi paano mo pa? Paano pagdudugtungin itong budget na to? Sabi po ng DTI, 500 lang, maganda na ang Noche Buena mo. Paano magkakaroon ng Noche Buena ng 500? Alam ko po kung kailan mainit ang ulo ng babae at alam ko kung kailan masaya. Kailan po masaya si mami? Isa lang yan, pag may pera. Kailan mainit ang ulo ni mami? Pag walang pera. Kaya ang solusyon kay mami, bigyan mo lang ng bigyan. Masaya na yan. Oh, wait. Hindi rin. Kasi si mister, ganun pala style ni mister, ha? Bigay-bigay lang. Oh, si mister naman, may sariling lakad din. Magulo. Magulo, magulo. Question, mga kapatid, ang pamilya ba natin ay may kaguluhan? Anong kaguluhan meron ang ating hinaharap sa ating pamilya at sa ating pamayanan? Magulo, hindi nakakapagsalita, walang buhay. Nasaan ang pamilya mo dyan ngayon? Nasaan kayo ngayon sa inyong sitwasyon? Pang-apat, si San Jose. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Mga mag-asawa, ang madalas na solusyon ay hiwalayan na lang. Si San Jose, matinupang tao, palihim. Ayaw niyang mapahiya si Maria. At alam naman natin kung bakit gusto niyang hiwalayan si Maria, dahil he was a just man. Joseph was a just man and he wanted to divorce Mary because she did not want to put Mary into shame. Hiwalayan. Pag-usapin ng hiwalayan, yan. Matindi na po ang sitwasyon. When I do family counseling, when I do couples therapy, ang unang tinatanong ko po sa mga mag-asawa ay ganito. Ano po ang nararamdaman nyo ngayon? Hindi kahapon, hindi mamaya,
ngayon? Ano po ang nararamdaman nyo ngayon? Yun po ang opening question ko kapag meron na pong kina-counseling na mag-asawa. Pinaghihiwalay ko muna at saka ko pagsasamahin. How do you feel right now? Anong nararamdaman mo? Pagka narinig ko, ang sagot ay ganito, Father, I'm not happy anymore. I want to separate. I'm not happy anymore. Hindi na po ako masaya. Pag ganun po ang sagot sa akin ng mag-asawa, hindi ko na ho tinutuloy yung counseling. Kasi tingin ko, wala nang pupuntahan yun. Bakit? Kasi pag sinabi na ng isang tao na hindi na ako masaya, at ang pagkakasabi niya ay nasa konteksto ng isang pamilya o kaya mag-asawa, hindi na yun ang dahilan kung bakit kayo nagsama. Kasi ang isang taong nagdesisyon na mag-asawa sa buhay, kaya siya nagdesisyon kasi pinangako niya, na paninindigan niya ang pangakong ito na ang buhay niya ngayon ay iaalay niya sa kanyang asawa, sa kanyang katalig puso. Ang kanyang kagalakan o kasiyahan sa buhay ay nakatali na sa kasiyahan ng kanyang kabiyak ng puso. The happiness of a married person is drawn not from a personal happiness, but a happiness that is drawn from making the spouse, making the wife or husband happy. Because that is what love is all about. Love is not about myself. Love is about doing and willing what is good for the other. I am happy because you are happy. That's where the happiness of a couple would come from. Your happiness is mine. I am happy when you are. Pero pag binaliktad mo na, sinabi mo na, hindi na ako masaya, nawala na ang mission mo sa buhay. You have reversed the priority. Because now the priority is your or my happiness. And because I am not happy, I will not make you happy anymore. No, the case of marriage and family is, if I make you happy, then I am happy. And I will not stop, and I will never be tired of making you happy because that is where I draw my happiness. And if you are not happy, I will not be happy either. Pero kung binaligtad mo na at sinabi mo na ang pamantayan mo ay hindi na ako masaya, nasaan pa yung marriage dyan? Nasaan pa yung love dyan? Love is to will the good of the other. Love is not about oneself. Love in marriage is about self-donation. Paghahandog, pagbibigay ng sarili. Masaya akong nagbibigay. At dahil ako'y nagbibigay, doon din ako nagiging masaya. God loves a cheerful giver. The more I give, the more that I become happy and satisfied. But once I make myself as the reference point of joy or happiness, that's the end of love. Kaya I disagree with, alam ko marami sa inyo, fan po ni Whitney Houston. Yung pumanaw na singer. Sabi ni Whitney Houston, which I don't agree, learning to love yourself is the greatest love of all. Kantahin nyo nga, learning to love yourself. Yan. Mali. Yes, it's important to love the self. It is important to care for the self. True. But it's not the greatest love of all. Because once you make that self-love as the reference point of love, then you will have no more time to love others because to love yourself takes so much already and you have no more chance or even time or energy to love others. Jesus said, it's the opposite. No greater love than this. Than for one to lay down his life for his friends, for others. Baliktad kay Whitney Houston,
Loving yourself is the greatest love of all. For Jesus, it's the opposite. Laying down myself for you is the greatest love of all. Bakit naghihiwalayan ng mag-asawa? The reference point has changed from loving the other to loving the self more than the other. Question, sa atin bang pamilya may ganitong sitwasyon? How do we define love in the family? Where do you draw your happiness? Ano ang nagpapasaya sa inyo, sa inyong pamilya? May sagot ako dyan. Kayo, mga nanay, mga tatay, ano ang nagpapasaya sa inyo, sa inyong pamilya? I tell you, hindi dahil may pera kayo. Ang pinakamasayang mga bahagi at pagkakataon, experience, moment ng buhay ninyo, at pag nakikita ninyo ang inyong anak mahimbing na natutulog, and you say to yourself, thank you, Lord. Thank you for this baby that you have given to our family, our bundle of joy. That's real love. Real love is when your heart melts at the sight of the other. Pag nakita mo si husband mo, thank you, God. He is the greatest gift to me. Pero pag nakikita mo si husband mo, kumukulo ang dugo mo, wala nang love dyan. Kasi your joy should be drawn from loving others. Your joy should be drawn from giving to others yourself. Si Jose, buti na lang napaliwanagan siya ng anghel. Sabi ng anghel kay Jose, wag. Joseph, wag. Pinaliwanag ng angel, naintindihan ni Joseph. And Joseph, look at Mary doubly lovingly. Kung mahal niya si Maria nung una, ngayong naintindihan niya na, mas lalong minahal niya ng doble. Bakit? Kailangan niya na ring alagaan yung nasa sinapupunan ni Maria. Once we begin to understand each other, once we begin to understand what the other is going through, once we learn how to know what the other is going through, and we empathize and enter into their world, once we embrace their world, that's love. And that's where you become happy. But once the reference point is me, my world, myself, my interests, my wants, my needs, it's all about me, when it's all about me, no joy there, no love there. Hiwalayan ang pupuntahan niyan. Meron po ako sa aming parokya ngayon, marami pong nagpapakasal, 50th golden anniversary. Yun po ang natutuwa ako sa Maria Goretti kasi napakarami po doon ng papakasal. No, almost every week merong wedding. At most of them are, you know, 50th, 25th, 49th, etc. So minsan, tinanong ko po yung isang couple na nagpakasal before the mass. Sabi ko, Mami, Daddy, 50 years na kayo. What's the secret to your marriage? 50 taon. Wow! Ako po, 50 years old ako. Kayo naman, 50 years old kayo in marriage. Ano pong sikreto? May isa pong mami, talagang klarong-klaro, very crisp and forthright ang sagot niya. Father, simple lang yan. Para umabot ng 50 years, kailangan mo ng maximum tolerance. Sabi ko, parang MMDA lang ho, pagka may rally. Kailangan ng, yes, Father, maximum tolerance. Ibig sabihin noon ay ano, pasensya. Love is patient, love is kind. Love is ready to endure, love is ready to bear all things. Love is ready to embrace all things. Love conquers all. Yan. So pwede ho ba? Love lang tayo, no? Pakisabi nga sa katabi natin, I love you. Yeah. Ayan. At finally, problema nung gabi na isisilang ang sanggol, wala nang lugar para sa kanila. Again, a painful experience for a family, for any family for that matter, is not to have a place of their own. Literally, pag walang matuluyan ang isang tao, if there's nothing that you can call your home,
That's so hard. And sabi nga nung isang singer, a house is not a home if you're not there. A chair is not a chair if you're not sitting there. Pag wala sila, hindi tunay na tahanan yun. If there's no place in your heart for the other, it's not a home. Our Savior, Mama Mary, Saint Joseph, they did not have a home. They did not have a room. And many of our families right now are like that. We don't have a room for forgiveness. We don't have a room for understanding. We don't have a room for acceptance. We don't have a room for one another. Pinapalayas natin, pinagsasarahan natin ng pintuan, binabalibagan natin ng pintuan. There's no more space. At sana, ngayong Pasko, ito po yung hamon sa mga pamilya. Open the space. Open the door. Widen the space of your tent, sabi nga sa synodality. Lawakan ang iyong tolda para makaabot din sa ibal. Pagbuksan ng pintuan ang mga pamilyang matagal nang hindi nakakadalaw. Baka naman, Mami, it's time. Matagal nang hindi nakakadalaw si Daddy. Matagal nang hindi nakikita mga anak nyo. Maybe it's about time. Call him. Oh, punta ka, dalaw ka. Napatawad na kita. Baka naman ang tagal-tagal nyo ng magkapatid na hindi kayo nag-uusap, na wala kayong panahon, wala kayong space, puwang para sa pagpapatawad at pag-unawa sa isa't isa. Ako naman, 20 years na kayong magkaaway, magkapatid kayo, dalawa na lang kayong naiwan, di pa kayong nag-uusap. Because you have no room in your heart for one another. Jesus experienced that. He is the owner of the universe, but He did not have any room or space for Him in this world that He has created in the first place. It's a really sad experience when people don't have space. Don't have a room. Sa amin po doon, sa Santa Maria Goretti Parish, sa May UN Avenue, 4 times a week, nagpapakain po kami ng street dwellers, 350 to 400 street dwellers. Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, 4 times a week. Almost 400 street dwellers. Sinimulan po ito ng aking sinundang parish priest, si Father Dave. Pinagpatuloy ko po, sinusubukan ko pong kausapin yung mga street dwellers. Kasi literally po, yung aking pong kwarto doon sa Maria Goretti, aking pong kwarto na tinutuluyan, 100 meters doon sa labas, doon sila natutulog parang sardinas, doon sila natutulog gabi-gabi, at yun ang kanilang tahanan. Hindi naman ho ako presidente ng Pilipinas para makapagbigay ng housing. Pero awang-awa ako sa sitwasyon ng mga street dwellers. So sinubukan ko pong kausapin. Baka naman tamad lang kasi. Baka naman kasi ganito, ganyan. Pero sa totoo lang po, sa na-discover ko sa pakikipag-usap sa kanila, ang sagot nila, consistent. No space. No opportunity. Walang pagkakataong makalaya. Lahat sarado. Sa loob-loob ko, paano ko kaya mabubuksan ang paglaya sa kanila? Ang ramdam ko, ang unang dapat lumaya ay ang kanilang pag-iisip na wala na akong pag-asa. Ang dapat lumaya ay ang kanilang puso na matagal nang nasiil ng kawalan ng pag-asa. At yun ang nakikita ko sa mga taong ito. Hindi dahil sa wala ng pagkakataon ng buhay, kung hindi nakakulong na sila sa pag-iisip na dukha ako, maralita ako, street dweller ako, wala na mangyayari sa buhay ko. And that is the first room that they need to open so that they can be free from that thinking there's no more hope. Wala nang lugar para sa pagmamahal, wala nang lugar para sa pag-asa. Puro ano hubang sinasabi ko? Puro parang, Father, nakakalungkot naman yan.
That's the story of Christmas. Hindi ho ako lumayo sa kwento ng Pasko. Lahat ito ay galing sa Pasko. Hanapin ni Herodes ang bata. Hahanapin niya ang bata upang patayin. Problema na ng Father, tigilan niyo na kami. Tapusin na natin yan. Nagdudugo na puso't kalooban ko. Ano ba yan? Nakalimang kwento ka na, Father. La, yung isa hindi makapagsalita. Yung isa naman ay baog, walang anak, wala nang... At yung isa naman ay may kaguluhan sa isip. Yung isa naman, nagbabalak manghiwalay. Ito naman, gustong patayin. The first Christmas, friends. The first Christmas was not at all a happy story. In the beginning, it was really tragic. Walang room para sa pagsilang. May anxiety sa pag-iisip, sa puso at kalooban. At ito pa, hahanapin pa ni Herodes upang patayin ng bata. At yun, nakakatakot na sitwasyon sa bawat pamilya, the threat of death. Anong pinakakatakutan ninyo na mangyari sa buhay nyo? Namamatay ang pinakamamahal mo. Tama. Kung meron man tayong kinatatakutan sa buhay natin, yun ay ang maramdaman na malapit na siya. At ayaw mong mangyari yun. Marami sa atin ang pinakatatakutan na yan, mawala ang mahal sa buhay. Father, tatanggapin ko lahat ng problema, tatanggapin ko lahat ng sakit, tatanggapin ko lahat ng paghihirap, huwag lang mawala ang asawa ko, ang anak ko, ang mahal ko sa buhay. And yet, we think that death is the greatest threat in our life and family. And it happens. It happens. At yun po ang isang bagay na kinatakutan kong mangyari sa akin. Last year po, namatay ang tatay ko. Last year, kasagsagan ng COVID. Yun po ang, namatay na ang nanay ko 2010, no? Pero yung last year ang ikukwento ko, marahaba din ang kwento ng nanay ko kung baano siya namatay. Pero last year, talagang grabe ang pinagdaanan namin sa pamilya namin. Kasagsagan ng COVID, Omicron noon. Sarado lahat ng ospital, punuan lahat ng ospital. Nakasakit ang tatay ko, nag-aagaw buhay. Nandun kami sa parking lot ng ospital, kumakatok sa pintuan ng ospital para papasukin ng tatay ko. Wala siyang makuhang kwarto. Nagpalipat-lipat kami ng mga ilang ospital para lamang makapasok ang tatay ko. Alam po ninyo, nasa parking lot kami ng isang ospital. Ang sabi ko sa Diyos, pagka namatay ang tatay ko dito sa parking lot, mag-aaway tayo. Hindi kita mapapatawad. Hindi na kita mapatawad nung namatay ang nanay ko dahil isa lang ang hiningi ko sa iyo noon. Pero naintindihan ko, okay lang yan. Pero ito, huwag mo namang hayaan ng tatay ko na mamatay sa parking lot. Eh kasi, nag-aagaw buhay na nga, hindi pa makapasok sa ospital. Yan, so grabe, no? Napakaano ko sa Panginoon, no? Parang I felt very insolent. Parang walang galang sa Diyos eh. Pero ganun talaga eh. Pag nagmamahal ka, nagiging desperate ka, at talagang lahat gagawin mo, pati Diyos, aanuhin mo, aawayin mo eh. Aawayin mo siya kasi naawa ka eh. Tatay mo yan eh. Nag-aagaw buhay, tapos hindi mo man lang mabigyan ng paraan. So sinasabi ko kay Lord noon, pag namatay ang tatay ko, mag-aaway tayo. Sabi ko sa iyo, mag-aaway tayo. Yan. Pinapalakas ko lang ang loob ko noon kasi nga, you know, kailangan mo maging matatag. Pero alam nyo, ang Diyos talaga may paraan din, ano? Kasi hindi ko na hiningi na mabuhay ang tatay ko eh. Hindi ko na hiningi na, you know, gumaling at makasurvive. Hindi. Ang panalangin ko, huwag mong papatayin sa parking lot. Ay, mabait naman si Lord. Nakakuha naman kami ng ospital, nakapasok ang tatay ko, tsaka niya pinatay. Pero, natatawa na lang ako eh, no? Pero alam po ninyo, sa buhay ko, personally, yun ang pinakatatakutan ko lahat eh. Ang mamawala ang mahal ko sa buhay, ang nanay at tatay ko, yun lang eh. Wala akong ibang pinagdadasal, sa totoo lang, to be honest with you. Pag ako po yung nagmimisa, pinagdadasal ko yung lang intention sa misa. Pinagdadasal ko yung mga mass intention. Pero yung personal kong intention, isa lang po ang sinasabi ko sa intention.
Pag umahalik ako ng altar, ang sinasabi ko lang lagi ay, Lord, take care of my parents, take care of mama. No, mahal na mahal ko yung mga yan. Yun lang, wala ko ibang pinagdadasal. Yung intention sa misa, binabasa ko yun, syempre, obligasyon mo yun. Pero yung personal kong panalangin, na yung nanay, tatay ko lang, ayusin lang niya. Eh, kinuha pareho. Galit ako kay Lord, galit ako sa kanya. Sabi ko, parang, napaka-unfair mo. Sa simula po yun, ganun po yung aking tingin. Pero God has a way of making you understand that He cares for you. At minsan, naguguluhan ka lang, pero pag naliwanagan ka na, makikita mo na, na may plano ang Diyos sa iyo. Anak, bakit mo ginawa sa amin ng ganyan? Ako tang iyong amay, naganap sa iyo ng may hapis. Hindi ko na po pahabain to kasi ako rin, parang nabibigatan na ako sa mga dialogue na to. Ito, sa lost in finding in the temple na ito. Parang nawala yung anak. Tapos tatlong araw nilang hinanap, pakatapos nilang makita. Anak naman, ang hirap humawala ng anak. Nawala sa mall yung bata na yan. Ako, di ba? Matatahimik ba yung nanay? Nawala anak mo, hindi mo makita. Ay, lalo pa may puting van dyan. Hindi mo na alam. So anyway, hindi ko na pahabain ito. Punta naman tayo dun sa good news. Ang bigat na ho, no? Ang bigat na. Ako rin, nabibigatan ako eh. Pero sa totoo lang po, lahat ito nangyari sa first two chapters of St. Luke. Kwento pa lang ng Pasko po ito nangyari lahat. Ang bibigat na. Pero, syempre, wait, there's more. Wait, there's more. We continue to walk. No? Pagpatuloy natin ang buhay. Pagpatuloy natin ang kwento. Huwag natin itigil doon. Ituloy natin ang kwento. Magbabago ang kwentong yan. Paano? Magbabago ang kwento kasi ang mga pamilyang ito ay maglalakbay patungo sa kagalakan, patungo sa pag-asa, patungo sa pag-ibig. Dumalaw si Maria kay Elizabeth. Narinig ng sanggol ang tinig ni Maria. Naggagalaw ang sanggol sa sinapupunan. At si Elizabeth naman, napasigaw siya sa galak. Luke 1:42. Napasigaw siya sa galak. Ayan. Yung dating malamlam ang mata, ang dating malungkot na Elizabeth, ang dating malungkot na Zacarias na hindi makapagsalita, ang dating baog na si Elizabeth na ikinahihiya ng pamilya, na pinagtatawanan ng mga tao, napasigaw siya sa galak. Ang pamilya ni Zacarias at Elizabeth at Juan, makikita mo doon ang kwento ng Adbyento, ng paghihintay, pero naglalakbay habang naghihintay. Alam niyo po, sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin ng Elishabot. Elishabot, ang ibig sabihin ay God's promise, pangako ng Diyos. Elishabot, Elizabeth, pangako ng Diyos. Alam niyo po ang ibig sabihin sa Hebreo ng salitang Zacarias, Zechariah, Sikaria. Ang ibig sabihin ng Sikaria ay nakaalala ang Diyos. At ano ang ibig sabihin ng Yehohanan ng Juan sa salitang Hebreo? Ang Diyos ay mapagpala. Elishabot, ang Diyos ay nangako. Sikaria, ang Diyos ay nakaalala. Yehohanan, Juan, ang Diyos ay nagpapala. Binago ng Diyos ang kwento. Napasigaw siya sa galak. Ang pangako ng Diyos, Elishabot, ay narinig at naalala si Karya, si Karon, at nagpala ang Diyos, Juan Yehohanan. Ang ipapangalan niyo sa kaniya ay Juan. Ibig sabihin, mapagpala ang Diyos. Binabago ng Diyos ang kwento. Hindi na nanatiling baog, hindi na nanatiling walang buhay, hindi na nanatiling pipi at bingi at hindi makapagsalita. Binabago ng Diyos ang kwento sapagkat siya'y mapagpala. At ang bata na walang matulugan, ang pamilyang kumakatok at nanunuluyan, ang may-ari ng lahat, na may likha ng lahat, na walang nagpatuloy, siya'y inihiga niya sa isang sabsaban. Hindi kailangan ng Diyos ng palasyo para siya'y maisilang. Hindi kailangan ng Diyos ng kama para siya'y mailuwal. Ang kailangan lang niya, isang maliit na puwang
kahit ito'y sabsaban, papasukin niya para siya ay maging tao at makasalamuha natin at maging kaisa natin. Ang kumakatok na nanunuluyan, nakahanap din ng higaan kahit na sabsaban. Binabago ng Diyos ang kwento. Hindi kinakailangan marangya, hindi kinakailangan na ito ay maraming mga palamuti o kung anumang mga kulay. Ang kailangan lang niya ay isang maliit na puwang, isang maliit na sabsaban para siya ay makapasok sa kwento ng sangkatauhan. In other words, God doesn't need much from you. All He needs is a little space, a little opening, so that He can enter into your life, into your heart, into your family. God doesn't need a big kind of faith. All He needs is a faith the size of a mustard seed. And that is enough for you to say to this mountain, move and it shall move. All God needs of you is to have faith. Have a little opening for God in your heart. Amen? Inihiga niya sa sabsaban, kailangan lang ng Diyos ay maliit. Hindi niya kailangan ng malaki. Kailangan lang niya yung maliit na pananampalataya sa iyo at babaguhin niya ang buhay niyo. Hinanap nila ang sanggol, 3 araw na wala. Hirap na hirap ang kalooban ng mag-asawa. Pero nung nakita nila yung bata, ano ang sabi sa kanya? Hindi ba ninyo alam na kinakailangan kong gawin ang mga bagay na may kinalaman sa aking ama? Naintindihan nila ang layunin ng Diyos sa bata. Once you begin to understand the purpose of God in your life, everything becomes clear. Mary was anxious. Naguguluhan siya nung una because she did not understand what God wanted her to do. But she said, "Yes, thy will be done," when she understood what the Lord wanted her to do. And the same thing, when they found Jesus in the temple, Joseph and Mary had to understand the plan and purpose of God for their son. Mga kapatid, malabo ang maraming nangyayari sa buhay natin. Marami tayong tanong, marami tayong duda, marami tayong mga agam-agam. Pero pag naintindihan mo ang plano ng Diyos, pag naintindihan mo kung ano ang gusto niya mangyari sa buhay mo, then everything begins to be clear. Nagkakaroon ng liwanag, at dahil may liwanag, mayroong kapanatagan at kapayapaan sa puso. Amen? Binabago ng Diyos ang kwento ng buhay ng tao. Kailangan mo lang magpatuloy ng paglalakad. Huwag kang tumigil. Pag mapagod, magpahinga. Pero kailangan mong magpatuloy sa paglalakad. You walk and walk while you are waiting for the fulfillment of the promise of God and the plan of God in your life. You don't stop. You don't just roll over and die. And you just say, "I give up, I lose hope." You don't say that. You say, "I walk with faith in my heart. I continue to walk." And St. Paul said, ganun ang sinabi ni San Pablo. Hindi niya sinabing, "Manalo ako sa laban." He did not say, "I won the race." What St. Paul said was, "I have completed the race. I have kept the faith." He did not say, "I won the race." He said, "I completed the race. I kept the faith." At yun ang gusto ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. I would like to end here. Continue to walk while waiting for the fulfillment. Your family should journey together towards love and healing. And if it's not happening yet, be patient. That's what Advent is about. Just be patient. The plan is still unfolding. The story keeps on unfolding. It's not over until it's over. It is not yet over. The story continues. And sabi nga po sa atin, no? I heard this from Bishop Ambo. So beautiful. Ang sabi niya, God loves a happy ending. God is the master storyteller. And God loves a happy ending. And while it is not yet happy, it is not yet the end. God is the master storyteller. And He loves a happy ending. And if it is not happy yet, it is not yet the end. So keep on walking while waiting. In time. Yung pong mga
agam-agam, yung pong mga takot, yung pong mga pangamba, yung mga pinag-aalala, yung mga pinoproblema, yung pinagdadaanan nating kadiliman, itong pinagdadaanan ng inyong pamilya, it is not yet the end. Even if it is painful, huwag mong tambayan ang iyong mga sama ng loob. Tumayo, rise and walk. You are like the paralytic whom Jesus said, rise and walk, take up your mat and you walk. You don't just sit there lying down, giving up on life. You rise and you continue to walk. Keep the journey. Keep the faith. Complete the race. Walk while waiting. The waiting will eventually end. And the fulfillment of the plan of God will unfold in your life. It will be a happy ending. Make no mistake about it. It will be a happy ending. May Pasko. At ang Pasko ay pagsilang ng liwanag at pag-asa sa buhay ng tao. Tama na po yun. Maraming salamat sa inyong pakikinig po sa akin. And God bless you all. May you have a very Merry Christmas. Sa inyo po at sa inyong pamilya, may pag-asa. Tuloy lang po. Magpatuloy lang ng lakad. Mabait ang Diyos. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless you all.